Dakul pagkakapareho, dakul man pagkakaiba, alagadan mahalaga, namumutan taka. Minsan nga ni da ibagay, minsan garong itinugma. Buot kayod sabihon, ika ng God talaga. Ikaw ba ay may talento sa pagsusulat ng kanta? Partikular na sa lingwaheng Bicol. Alam nyo bang mayroong isang songwriting camp sa riyong ito na tinatawag nilang Burabod Musika? Nais nilang mailabas ng mga Bicolano ang talento sa pagsusulat ng Bicol song at pati na rin sa pagkakanta. Ang Burabod Musika, as you know, Burabod is like a wellspring or fountain. No? Ang objective niya po is magkaroon tayo ng parang wellspring of new ideas, new music, new talent. No? May tatlong songwriting camps dito sa Bicol Region. Nariyan ang Naga City, na kasalukuyang sinasagawa ngayong Pebrero. Sa Catanduanes naman, nagaganapin sa buwan ng Hunyo at pati na rin sa parte ng Sorsogon. Sa bawat camp, mayroong 12 songwriting fellows at dadaan sila sa songwriting at voice coaching. Sa halos 36 na fellows, pipili lamang sila ng 12 na tutungo sa grand finals ng nasabing kompetisyon. In each camp, kumukuha po kami ng 12 or 12 na fellows. Yung 12 na fellows na yun, tinitrain. Gaya nung vocal coaching, yung tamang pagsulat ng lyrics, at marami pang iba. So, sa loob ng 3 camps, magkakaroon ka ng 36 fellows. Out of the 36 fellows, kukuha kami ng 12 na maglalaban-laban sa finals sa babalik dito na sa Naga na tinatawag nating first ever Burabod Musika Music Festival. Nabuoan niya ang Burabod Musika dahil mayroon umanong potensyal ang Bicol language na makipagsabayan sa mga kanta ngayon. Napakaganda ng mga naririnig kong Bicol non songs and nawala sila. No? So gusto naming buhayin yun. Nagkataon, nung pinost ko yun sa Facebook, marami palang gustong magtulungan para buhayin ang Bicol non music. And so we started converging, si Ma'am Dude, si Joey Vargas ng Philippine Madrigal Singers from Catanduanes, si Vic. Vic Nierro is from Naga, is an expert on Bicol language. And then the rest, nagsunuran na. Hanggat sa dumami na kami ng dumami. And now, nabuo namin yung first ever Burabod Musika Songwriting Camp. Balak umano nila na gumawa ng album upang pag-isahin ang lahat ng Bicol songs na kanilang nadiskubri at dalhin sa Metro Manila. Aside from the album, kahapon, yung isa sa mga katulong namin sa paggawa nito, which is the Department of Tourism, Bicol Region, ang gusto ng ating regional director, itong mga talents na to, dalhin sa Maynila ngayong September to showcase Bicol non-music. Kasi medyo napag-iwanan ng Bicol pagdating sa music, di ba? Si Cebu, the rest of Mindanao and Visayas, meron silang mga music festival na pinupuntahan hindi lang mga taga-Visaya o Mindanao, but even foreigners. One might think, sino naman ang makikinig sa music natin na hindi naman naiintindihan? But remember, K-pop, Korean, pero na nakikinig tayo and millions of people follow the K-pop, diba? So bakit hindi tayo gumawa ng B-pop, for instance, something like that? Mayaman din umano sa salita ang Bicol dahil sa iba't ibang dialekto nito. Dakulaon na marayang oportunidad para sa mga tataramunin Bicol. Ano? Gusto kong i-emphasize itong mga tataramunin Bicol. Halimbawa, digdi sa Burabod Musika, Igwaning taga Sorsogon, may taga Catanduanes, may taga Albay, may taga Camarines Sur. Pinagsararo, no? Si iba-ibang mga lingwaheng Bicol. Kaya mayamano na maray ang pag-iribahan, ano, kang mga tataramo na ini. Hindi rin sila naniniwala na paunti-unti na umano na nawawala ang Bicol language dahil sa mga aktibidad na gaya nito, sa musika, sa teatro, at iba pa. Anong nahihiling ko sa tataramo na Bicol, ngunyan, mahiwaso na maray ang pagrambong. Naglalakbang, nagyayaman, hulita ang mga pagtulod sa linyakan kultura, arte, halimbawa si mga visual artist, kadakol sinda. Ang satuyang literatura, for example, every month, dakulo ng mga libro ang pigluluwas. Ang satuyang ngunyan nga ni, kasabay ka ining Burabod Musika, Igwaning Cinema Rehiyon, ano, ang pelikula,
ang pamimili ko lang Bicol yaunaman. So ining burabod musika ini an ambag, no? An ambag sa musikang Bicol noon. Isang magandang instrumento din ito upang mahasa pa ang mga may potensyal sa pagsusulat ng kanta, gaya na lamang ni Jerry Pasano. Passion niya umano ang pagsusulat ng kanta, kaya naisipan niyang ipasa ang isa sa kanyang nasulat. Digdi kaya sa camp ang gustong mangyari, parang you submit a song and then it will be criticized in a good way, ha? Iayuson si mga text na ginibo mo, si mga lyrics, si tono, tama daw ang pag-deliver mo and all that. Ito, dakul magayon nun ta. Akala may kitong bilang songwriter, akala ko okay na ini, nag-submit ako, okay na ini. Ito pala, mas papagayunon pa ning siguro second, third, fourth level kang kagayunan. Si Katrina Marisaga ay kanilang voice mentor, na isa din palang madrigal singer at taga Dumaguete. Aniya, maganda umanong pakinggan ang Bicol song. Kailangan lamang umanong maayos ito at maturuan na rin sa pagkakanta. All of them have their own strengths and may say na may weaknesses nang sila, but we will try to address them in a very, very passionate way, compassionate way for them to be able to sing more confidently, because lahat sila will be singing their songs na sila lang, wala silang interpreter. So kanina when we were doing the session, I addressed one of them in a small amount of time just to be able to see how they project, how they perform. Ayun. So may naayos naman kami kahit papano, kasi it will just take a longer time, but for now meron na kaming na-address. It's actually open to all as long as at least 18 years old ka na at saka merong kang kakayanang magsulat in Bicol. In-encourage namin yung mga kabataan na patuloy na una gumamit ng salitang Bicol noon para wag mamatay ang lengguwahe. Pangalawa, gamitin ito hindi lang sa paglikha ng mga tula, but hopefully magawa into music, because kung music siya, mas nagiging lasting yung kanyang effect. Eden Florarita, Beach TV.